Magandang oras po sa inyo muli, mga katribo. Sa sandaling ito ay meron kayong nakikita sa aking harapan. Pero hindi po pang mukbang ito. Kundi ito ay ating pong gagamitin para sa ating pong panibagong project na ating pong gagawin. So ayan po, ito ang inyong Ifugao Cowboy, ang magsasakang OFW. At ikinararangal ko na ako ay isang magsasaka sa Pilipinas. At hanggang dito sa Saudi Arabia ay daladala ko yung aking po pagiging magsasaka. Sapagkat yung ating hilig sa pagtatanim ay nagagamit pa po natin sa ating pong pagtatrabaho rito. At nakikinabang tayo sa mga halaman natin po na itatanim. Kaya isa pong karangalan na ako ay isang magsasaka. At ikinararangal ko rin na ako isang OFW sapagkat ito ang hanap buhay kung saan ako kumikita na may tutulong ko sa aking pamilya at maging sa atin pong bansang Pilipinas. Kaya't ang video ito ay hindi po paraan upang ako'y magturo, kundi ipakikita ko lamang yung kung paano ko naman susundan yung ginawa o napanood ko sa YouTube na ginawa ng mga ibang mga naging dalubhasa na sa ganitong pagsasaka. At kung meron na ako may babahagi, ayun lamang pong aking experience. Sa paghahalaman po o sa Urban Gardening Challenge, ay katulad din po ng isang tradisyonal na pagsasaka. Ang lupa ay sadyang napakahalaga. At yung taba ng lupa ay napakahalaga rin. Sapagkat ito yung pundasyon ng atin pong halaman sa kanyang paglaki. Kaya sa urban gardening ay itinuturo nila kung paano gawin yung matabang lupa na siyang ating gagamitin na pagtatamnan. Kaya nakikita ninyo, itong atin pong mga sangkap, ay meron po akong apat na sangkap ngayon sa akin pong harapan. Ang unang-una na sangkap na ating gagamitin ay itong lupa nila dito sa Saudi. Ito po yung pino na buhangin na nakukuha po dyan sa labas. Mataba rin po na lupa ito sapagkat kapag katinubuan ng mga damo ay talagang matataba yung mga damo. Subalit, ito po ay isang gamit ay gagamitin natin isang sangkap para po sa ating pagtatam ng lupa. At ang pangalawa po ay ito yung galing sa ating pong compost. Compost po ito na lupa. Kumbaga, mataba na siya. Pero ang gagawin natin ay hahalo natin siya sa na isang sangkap upang siya ay dumami. At ang pangatlo ay ito pong uling. Ang uling po ay siya natin gagamitin na substitute dun sa sinunog na ipanangpalay na ginagamit yan sa Pilipinas kasi wala pong ipanangpalay dito. At nakita ko na pwede itong pang-substitute. Nakuha rin natin ito doon sa ating pong pinagtatrabahuhan. Ginagamit nilang panggatong doon sa pugun na pinagtutunaw ng tanso. Pero yung mga pino ay tinatanggal nila sapagkat hindi na po pwedeng gamitin o hindi mabuting gamitin doon sa pugun. Kaya itinatapon nila yon at doon tayo humingi ng ating pong gagamitin sangkap dito sa ating pong matabang lupa na gagawin. At itong pang-apat, ito yung pinakamahalaga na sangkap. Ito po yung chicken manure. Chicken manure po yung hinahanap natin pero ang natagpuan natin ay bird manure. Ito po ay ipot ng kalapati. Dito po kasi sa Saudi ay maraming mga kalapati. Buhay na buhay po ang kalapati rito. At kung saan sila natutulog ng gabi ay marami pong ipot doon. Kaya doon tayo tumingin at doon tayo kumuha ng ipot. Sa amin pong planta ay marami na natutulog sa mga silong at kuminsan ay pinoproblema ng mga tagalinis kasi araw-araw nilang nililinis para matanggal ito pong mga ipot. Pero ngayon ay makakatulong na tayo sa kanila sapagkat kukolektahin na natin yung ipot. So ngayon ay susubukan natin ito pong tinatawag nilang urban gardening. Kaya kailangan nating gumawa na isang matabang lupa sapagkat doon natin itatanim yung ating halaman. Kumbaga ay limitado po kasi yung kanyang pupuntahan ng kanyang ugat. Kaya kailangan na doon pa lang sa kanyang pinagtamnan ay mataba na yung lupa para maganda yung kanyang paglaki. So ito po,
ihahalo lamang natin po ito. Meron po mga proporsyon na sinasabi sa atin po mga napanood, pero hindi po natin muna nasunod. Ang ginawa po natin ay kapareho, magkapareho itong lupa at ito pong compost. At ito pong ipot ay medyo kakaunti at ganun din itong uli. Kaya pagsasama-samahin na natin yan, pagsasama-samahin lang ito at titignan natin kung ano yung magiging resulta. Kailangan natin magsuot ng mask para ligtas naman yung atin pong paghinga. Mahirap na yung puro cowboy na lang, wala nang safety. Yan. So ayan. So ito na po. Haluin lang natin yan. Sana pa na yung guantes natin saka na lang. So yung ipot po ng manok ay talagang tuyong-tuyo. Kasi hindi po kasi advisable daw yung hindi natuyo. Kaya kailangan ang gagamitin natin ay yung natuyo na. Ganyan lamang po. At meron na tayong matabang lupa. Yan. Meron na tayong matabang lupa. So, mula po doon sa ipinakita ko sa inyo na mixture ay ito po yung mas marami na mixture na akin pong ginawa. Ganun din po. Meron siyang buhangin na pino, yung compost, at saka yung uling, at yung chicken manure o yung bird manure. Yan po. Yan na po siya. Ibinibilad ko po siya para kung meron pang mga bakterya na nariyan na hindi kanais-nais ay maaring mamatay sa init. At saka na lang natin gagamitin sa kinabukasan. Yan po. So, yan po ang ating pong gagamitin na compost. Na matabang lupa. Yan po ang ating gagamitin na matabang lupa. Yan. O so ayan po yung inyong nakita yung mas marami natin pong pinaghalo-halo doon sa labas, ibinilad natin. Kaya yan po. At ang ating pong gagawin dito sa ating pong mixture bilang unang hakbang natin doon sa ating pong urban gardening challenge ay yun pong self-watering technique na tinatawag nila. Ito po, pinutol yung botelya. Yan. Tapos papalikta rin po yan. Kaya yung tubig po rito ay maaaring maabot ng ugat ng ating pong pananim. Kung sakali man at mag-ugat siya ng mabilis ay aabot po dun sa tubig. Kaya hindi na po tayo mamumblema na siya ay matutuyuan. Ano po? Meron po siyang mga butas. Nilagyan po natin butas. Meron dito po sa kanyang mga side para doon po aagos yung ating po mga pinangdilig. At maiipon po rito sa baba. At dito po sa level na ito ay maglalagay po tayo ng butas bilang drainage niya. Kaya kahit sumubra yung ating pandilig at mapuno yung tubig dito, ay hindi siya aapaw hanggang rito, hindi po masisira yung ating halaman. Hayaan lang po natin na yung ugat ang aabot sa tubig. Wala pong problema yon. At yun po ang purpose nito na meron siyang tubig sa loob. So, yan lamang po. Talaga lang natin yung ating pong matabang lupa. Yan. Ito pong aking pinapakita sa inyo ay napanood ko lang din. Kaya itong ating pong kinagawa ay paglalarawan lamang kung paano tayo umaksyon naman para sa ating sarili. Mahirap yung puro panood, hindi natin ginagawa. Kaya alang-alang po dun sa pagsisikap ng mga gumawa ng video na magturo ay gagawin natin para makita natin, ma-experience din natin yung na-experience nila. O di ba? Eh sayang naman, kung puro tayo panood, eh wala naman tayong ginagawa, hindi ka magsasaka kung ganun. Bilang magsasaka ay
talagang pinagyayaman ko yung anumang bagay na pwede ko pang matutunan bilang magsasaka. Hindi po ako isang dalubhasa. Ako po ay isang ipitsugin. Kaya atin namang tinatangkili, kaya akin po namang tinatangkili yung mga bagay-bagay na pwede kong pakinabangan. Yan po. Pagkalagay natin ng lupa ay hindi natin lagay dyan. Magtanim na tayo, tanda na natin yan, lagay natin sa isang lugar, pwedeng nakabitin, pwede na siya nakapatong, yan. At huwag muna natin pupunuin para kapag ka yung ating petsa, kasi petsa yung itatanim ko rito, ay tumaas, ay pwede ko siyang lagyan pa rito sa kanyang paligid ng suporta na lupa, na ganito rin. Ano po? Kaya yan ang ating pong Urban Gardening Challenge. Itong unang ating hakbang. Ako ang inyong Ifugao Cowboy, ang OFW magsasaka. At yan, isang karangalan ko na nagkaroon ako ng ganitong pagkakataon na masubukan yung challenge na ito. Kaya maraming maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood, at nawa ay inyong masubaybayan yung akin pong gagawin na pagtawid dito sa challenge na ito. Kung ito baga ay talagang nakakabuti o wala namang idudulot na mabuti. Yan. Kaya sana sa mga susunod ko pang mga video ay nariyan kayo para manood. Maraming salamat po, at sa mga gusto pa mag-subscribe dyan ay pag-subscribe naman. Kailangan po namin yan, at pero mas kailangan po namin na meron kayong nandyan kayo para sumubaybay sa atin po mga video. At kung meron po kayong matututunan sa pamamagitan nito, bagamat hindi po ako nagtuturo, pero doon sa inyong nakikita na aking ginagawa, kung gusto rin ninyong gawin ay mas mainam po. Yan lamang ang aking may babahagi ngayon, at see you in the next video. Thank you.